So kung magpapagawa po kayo ng bahay, so ang requirements po ni architect or ni engineer ay kailangan ang lot survey. So i-click natin yung get started menu. Then punta tayo dito sa icon na to sa gilid, then new. Then i-select natin dito sa gilid sa side beside open, and then select open with no template metric, then type units in your keyboard, choose this icon, this one units, and then to select this surveyor's unit, and then select this north, then degrees, then minutes. So N represent north, degrees, and then minutes. And then dito sa precision, huwag natin baguhin. Then dito sa units of scale, hanapin natin yung meters, and then hit OK. So ngayon naset up na natin yung unit, so let's proceed to lot survey. So magandang araw sa ating lahat. For today, this video, ang ipapractice naman natin ngayon ay ang sketch lot survey. So ano nga ba ang sketch lot survey? So kailangan mo ng license geodetic engineer para ma-survey yung lupa na gusto mong bilhin. So ito yung lupa na nabili ko, 500 square meter. So kung makikita nyo dito, so meron tayong lines, points dito, 1, 2, 3, 4, 5, then back to 0 in first point. So hindi ko na masyadong pahabain pa at hindi ko na masyadong i-discuss yung mga ibang details. So dahil kasi ang subject natin ngayon is how to plot in AutoCAD a land survey. So makikita na natin dito yung value ng bearing, distance from 1 to 2, then 2-3, from 3-4, from 4-5, from 5-1. So gagawin ko lang dito is punta tayo sa view, then punta tayo sa viewport configuration, tapos select this 2 vertical. Ayan. Ayan. So para makita natin ano. So let's start. So type PL in your keyboard and press enter. Then type the origin point 0,0. Press enter. And then type the distance. So kailangan natin unahin yung distance. Shift at 1.04. Then shift less than and 70 degrees. Type D,
represent degrees. Then 21 minutes type apostrophe represent in minutes, and then type E represent of S. Enter. Then next, shift at 29.18, then less than sign, type S, 50 degrees, type D, represent D, then 57, type apostrophe, represent minutes, and then type E represent at S. Yan. Then next, from 3-4 shift at, then 20 meters when, and then shift less than sign, S 39 degrees, type D represent degrees, then 0 3 apostrophe represent of minutes, and type W, and then enter. Next, 4-5. From 4-5, shift at 19.84, type less than sign, in 50 degrees, type D represent degrees, then 57 minutes, type apostrophe, then type W, and then enter. Then the last, from 5-1, shift at 21.52 meters, then shift less than sign, in 11 degrees, type D degrees, and then 44 minutes, type apostrophe represent of minutes, and then type E or S, and then enter. Hit enter for the endpoint or escape. Ayan. So kung nakikita nyo dito yung skits ko ay nag similar siya dito sa ginagawa natin. Ayan. So dito 1 2 3 4 5. So, kung magpapagawa po kayo ng bahay, so, ang requirements po ni architect or ni engineer ay kailangan ang lot survey. Mamaya, nagkalagpas-lagpas na yung property line nyo na wala na sa boundary limit. So, ito ay napaka-importante, ano? So, ito yung binabasihan ng architect bago simulan yung plano. Kasi nandito yung mga standard kung saan kayo pwede mag-locate ng inyong floor plan, or kung magkano yung i-offset nyo, or magkano yung i-backset nyo. Ayan. So, dito, sa umpisa pa lang, dapat maayos na.
at maiiwasan yung mga mistakes sa pag-layout ng plano nyo. So, kung nakakatulong itong video na to, please support my YouTube channel at i-like na rin yung video na ito at hit the notification bell para mas updated ka pa sa mga susunod kong mga practice uploads. At kung ikaw naman ay nakapanood itong video na to na mayroon ng knowledge or experts, please share your tips and tricks, ano pa ang pinakamas madaling pamamaraan sa paggawa ng skid slot survey. At kung ikaw naman ay gustong matuto from zero to scratch, ang video na ito ay para sa iyo. So sa mga nakapanood nito na marami ng alam, advance, ang video na ito ay hindi para sa iyo. Square meter. So paano ba malaman kung ito ba ay 500 square meter? So type L I in your keyboard and press enter. So 500.6 square meter. So hanggang sa muli, maraming salamat. See you and bye.